Yo, what's up guys? I'm so excited today kasi mag-unbox na naman tayo ng gadget. So hindi na tayo mahilig sa music, sa sapatos, sa kotse. Mahilig din tayo sa mga ilang-ilang gadgets. At itong i-unbox ko today guys. So naghanap kasi ako ng isang action camera na madali bang bitbitin, on the go, and madali ding i-setup. So isa to sa mga napili ko. So ano pang iniintay natin guys? Tara, i-unbox na natin yung tinutukoy kong gadget. Let's go! So guys, so ito siya. So it's a DJI Osmo Action 4. So guys, so ito yung box niya. So ito yung camera. So ayun yung mga pwede nyong paggamitan itong camera na to. So guys, kung makikita nyo dito, andyan yung specs ng DJI Osmo Action 4. And ito rin yung mga kasama daw sa loob. So makikita natin dito sa ating unboxing, isa sa mga best action camera ngayong 2023. So ano pang iniintay natin guys? Tara, unbox na natin DJI Osmo Action 4 man. So first time ko magkakaroon ng isang DJI action camera. Maraming camera ang DJI ngayon, yung Action 2, then meron ding Pocket 2 na I think magkakaroon na ng Pocket 3. DJI kilala to sa mga drones, guys, 'di ba? So meron akong drone dati na DJI Spark. I think yun yung isa sa mga kauna-unahan nilang ni-release na drone. Hanggang ngayon, working pa din and all goods pa din kahit medyo matagal na siya and sobrang daming ni-release din na drones ngayon, guys. So hindi ko naiisa-isahin yung mga drones ng DJI. Sobrang dami, guys. Paganda ng paganda yung technology ng DJI. So Osmo Action 4 and finally nagkaroon na sa store kasi madalas sold out. So pagbukas ko pa lang ng box, nakalagay dito Osmo Action 4. Then siguro nandito yung accessories kasi nga nakalagay dyan accessories. So tanggalin natin. And sa loob guys, meron siyang tinatawag na extension rod. So ito yung parang selfie stick. So meron na siyang kasama dito sa Adventure Combo. So mabibili niyo yung Adventure Combo and makakabili rin kayo ng Osmo Action 4 lang. Liit lang nung box ng DJI Osmo Action 4 na sobrang liit din ng Adventure Combo guys na box. Sarap siyang hawakan ha. Tapos napapahaba siya kung gusto niyong mag-selfie. Haba. Stig. Tsaka mas gusto ko tong extension rod compared dun sa Insta360 kasi doon iniikot. Tapos ang hirap minsan i-stretch. Ito guys, panalo. Andali lang hilahin. And sa accessories tayo. So syempre, meron siyang USB-C. Meron din siyang small or mini adapter mount. Meron ding battery, man. So ito pala yung case. So napapansin ko sa mga ibang Osmo Action unboxing, parang ang laki-laki niya, pero on hand, ang liit pala. Very nice, oh. So tatlo guys ang battery nakasama sa Adventure Combo. So pwede siyang i-charge using USB-C. Wala pa atang 1 hour, is full charge na siya. This is very useful kung magbo-vlog kayo or magta-travel man. Ito lang yung dala nyo guys sa Osmo Action. Ito yung battery niya guys, oh. Extreme battery, hot and cold temperature man, walang problema. May napanood akong nag-vlog na nilagay niya sa freezer yung Osmo Action niya. So, nagre-record pa rin. Stig man. So, punta tayo doon sa isang box. Meron ditong tinatawag na protective frame. So, ito yung parang screws. Another adapter mount. So, bali dalawa siya. And meron ding curved adhesive base kung tawagin. So siguro sa mga nagmo-motor, pag may helmet kayo, kung magbabike, pwede nyong ilagay siguro. Pwede yung dikit. So ito yung protective case niya. Tatanggal sa gilid. So gusto ko yung built ng protective frame. Magaan siya. So ayos. Solid. And meron siyang parang Osmo Action lens hood. Nakikita ko sa video, pinapalitan nila to. So hindi siya waterproof guys. So ito yung camera, Osmo Action 4. And guys, bago ko pakita yung camera, meron nga pala siyang manuals, safety guidelines. Tingnan natin yung camera. Tanggalin natin yung cover. Wow, DJI man.
Specs ngayon ng DJI Osmo Action 4 is 1 over 1.3 sensor and stunning low light. So may 10-bit log. Pag nag-grade kayo or nagdadagdag kayo ng kulay dun sa inyong video, magandang maganda siya. 4K, 120 frames per second. At ang nagustuhan ko dito guys, yung quick release niya. Yung pag kinakabit niya sa mga stick or sa extension rod. Ayan guys. Oh. So hindi katulad dun sa ibang action camera na mag-iikot ka pa na mag-iikot pag papalitan mo siya. Napakakapit nung magnet niya guys. Press mo lang tong ilalim din, marirelease na siya. Parang ganyan siya guys. Ayun o, napakakapit. Hindi basta-basta malalaglag. Panalo man. So yung camera itself, it's a waterproof, 18 meters guys. So I think mga 59 to 60 feet, kaya niya mag-record. And nakita ko sa video na maganda yung quality. And parang hindi mo na rin kailangan ng mic dito guys. And may mga nakikita ko, may mga nagkakabit dito ng DJI wireless mic. So I think dito yun sa gilid. So meron dito sa gilid na USB. So natatanggal tong parang door. Pero ako baka hindi ko nalagyan siya ng wireless mic kasi maganda na yung audio niya eh. Pero subukan pa rin natin guys. Tingnan pa rin natin kung pasado ba o hindi. Nandito guys yung lagyanan ng battery. And nandito rin sa loob yung lalagyanan ng SD card. So guys, lagay lang natin yung battery dito sa loob. So, buksan na natin. So setup muna natin guys. Nakalagay dito English. So, kailangan natin mag-download kasi meron ditong QR. Kailangan din natin i-connect siya sa kanyang app, Mimo or Mimo, para ma-activate yung camera. So, kailangan ko munang gumawa ng account sa DJI. Login muna tayo. So, na-activate ko na si Osmo Action 4. So, ayan guys, Osmo device found. So, click ko lang connect. So, ayan na guys. Access ko na sa phone ko, DJI Osmo Action 4. Stig. So, bago ang lahat, kailangan muna natin siyang i-firmware update. So, nakalagay naman dito guys, new update. So, kailangan muna natin i-download. So, medyo mabilis naman yung pag-install niya. So, done. Update. And that's it. Ang linaw ng screen. And touch screen din yung harap. So, ako, stay muna ako sa 1080 30 frames per second man. Ang laki kasi ng 4K guys eh no. Pero sige, subukan natin mag 4K sa mga susunod na araw. So meron siyang tinatawag na Rocksteady. So gagamitin ko yung Rocksteady Plus kasi sobrang astig nung image stabilization nito, hindi talaga siya maalog. And meron din siyang horizon balancing and horizon steady. Pag ginaganyan niyo yung camera is stay put pa rin siya guys. Hindi siya nakakahilo pag ganyan yung shot niyo. Steady pa rin siya. Yun yung nakita ko sa horizon balancing nila or horizon steady. So may mga modes din siya guys. Narrow, standard, pag medyo wide yung gusto niyo guys. Or ultra-wide. Siguro, gagamitin ko itong ultra-wide para kita lahat. Nasa-shot lahat ng gusto mong makita. Settings, andyan lang guys. So, left, right. So basically, settings, tsaka yung voice kung gusto yung mag-record right now. So pwede ko utusan si Osmo Action kung gusto ko mag-record using voice command. Start recording. Alright, nagre-record guys. Oh. Ayos. Stop recording. So pwede ka rin mag-shot ng pa-vertical. So pwede mo siyang i-orientation lock guys. So, please leave a comment sa baba kung may mga questions kayo dito sa ating unboxing adventure combo. Osmo Action 4 man, isang napaka-solid na gadget na I think na magagamit ko sa aking mga travel at sa aking nga pag-vlog. So, sa lahat ng subscribers sa patuloy na nanonood, sumusuport dito sa ating channel guys, maraming maraming salamat sa inyo man. Salute! So, dito ako magre-record guys ha. So, please follow me on Instagram for more updates and details na ating mga videos, stories, kung may giveaways, at kung ano-ano pa. And please also like my Facebook page kasi nag-upload din ako doon ng mga videos, stories, reels, kung ano mga trip natin. So, sana guys, supportahan nyo ako sa aking mga social media accounts. So guys, maraming maraming salamat. I'm so excited na gamitin na siya. Kita-kits tayo ulit sa susunod. Maraming maraming salamat. So peace! I'm signing out. DJI Osmo Action 4 Adventure Combo. Brap!